Ngayong Pasko, gusto kong maging isang Santa Claus. Kaya naisip ko gumawa ng isang kartela. Mali pala, hindi ko kayang gumawa ng sasakyan ni Santa Claus. Kaya naisip ko gumawa ng isang Monster Claus na gawa sa karton. Hindi para manakot, kundi mamigay ng kasiyahan at munting sorpresa. First attempt, hindi ko tansyado, wala akong ibang gamit, kaya inabutan ako ng gabi sa paggawa. Tinesting ko at hindi ako nasiyahan sa kinalabasan, kaya naisip kong matulog na lang muna at ituloy ito kinabukasan. And good news guys, maaga ako nagising, pumunta ng palengke at nakahingi ng bagong karton. At eto na mga sumunod na pangyayari. Ito na nga guys, kabibili ko lang actually ngayon ng paint na red. So kailangan natin to, 50 pesos lang to. So ito, nabili ko to sa National Bookstore, 120 something gano'n. Nakaisip ko ang idea para mas maganda siya at attractive. Gagawa ko ng isang art na design na ano, si Santa Claus, mukha ni Santa Claus. Tapos yung ito yung bibig ni Santa Claus, parang Santa Monster. Yan, yeah. Okay na, so maraming pinipin. Pakita ko sa inyo mamaya pag nagawa ko na. Ngayon gagawin ko muna, inilayout ko yung design kung paano. Tapos pinturahan natin. Mostly red and white lang naman. Tapos reduce to batin yung delivery natin. 166 pesos lang ito. Quality siya, nabili ko ito sa Lazada. Plano ko sana bumili yung dyan sa labas. Kasi nakita ko manilipis yung ganito. Ito talagang makapal. Diba? Pinilit ko nang tapusin ang aking obra maestra bago abutin ang hapon para maibilad at matuyo agad ito. Medyo nilalagyan ko ng dark tone yung ibang areas na madidilim. Ayan, katulad nito. Para lumitaw, ina-highlight na area. Boom! Okay na, pero medyo hindi pa ako convinced sa ginawa ko, kaya nagdagdag pa ako ng konting detalye para mas maging maangas ito. At habang pinapatuyo ko yung box, tinapos ko naman yung design ng karatula. Ito yung ating didikit. So para yung mga kasalubong natin sa daan, nakikita na nila na ano to, libre. Kaya didikit natin dyan. Christmas. Ano yung basa dyan? Tricks. Hindi. Treats. Yan. Bakit monster? Kasi ano man na? Monster. Christmas treat. Ayan, finally guys, tapos na ang ating Monster Claus. Ganda, di ba? So, ang gagawin natin, ito, mamimigay si Monster Claus ng mga gifts sa mga bata. Ayan. Tama-tama yung tinga ko pang F. Hindi pa din. Ay! At para maging mas entertaining itong gagawin natin Christmas treats, may binili ako. Ito may binili na ako, kaso parang hindi siya bagay kay... Pwede naman ito, no? Kasi Monster Claus. Pero mas maganda kung white. Kasi ang motif natin is red and white. So, ay, dapat dito sa kabila. Wait, dapat. Ito na yung last step para mabuo ang kauna-unahang Monster Claus na iikot sa buong Pilipinas. Hindi biro lang, pero tingin ko, ako pala yung nakagawa nito. Merry Christmas to you. Hello, hello, hello. Sino ang gusto maghingi ng gift kay Monster Claus? Hindi? Gusto mo? Ngayong nabuo ko na may wagang karton, sunod na kailangan ko ay pera para makabili ng candies and chocolates. Kaya saktong may nagpagawa ng isang frame at yung kita ay siyang pambibili ko ng Christmas treats. Kaya sa mga artist dyan na kailangan ng quality and affordable frames, pwede ko kayong matulungan. Shout out sa nagpagawa nito from Venice Luxury Residences of Taguig. Inoffer lang ito sa akin ng brother ko kasi nasa Pampanga siya, hindi kaya magawa at maipadala sa Manila at the price of $250. Kaya sa mga interested magpagawa na taga Pampanga, panoorin nyo muna to.
visit Etcham Arts Craft on Facebook. Now, kahit hindi ko kabisado, I grabbed the opportunity na gawin ito agad at saktong tinulungan naman ako ni Dada. And thank you sa kanya dahil binigay niya na lang sa akin. Pinita natin. Dapat na share niya. Bound to tagig na ang ating finished product. Kaya excited na ako sa gagawin ko bukas. Today is the day na manggugulo na tayo sa mga tao. Este mamimigay ng konting kasiyahan sa mga tao. Kasama ko na ngayon ang mga tutulong para ma-execute ang aking munting plano. Sa tindi ng traffic, inabutan na kami ng dilim sa daan. Pero wala nang atrasan, kaya bumili agad kami ng mga kailangan bago pa magsara ang mga tindahan. Ate, saan po yung sakayan ng mga bus? Ay, Guadalupe! Ay, wala po dito? Wala, sa dilim po. Our only option ay sumakay ng tren at isa pang jeep para makarating sa aming target destination. Finally, muli kong nasilayan after 2 years, ang third largest mall in Asia according to Wikipedia. Naputo lang excitement ko nang biglang may sumita. So yun guys, binawala kami ng guard yung nasa likod. Bawal daw mamigay dito sa MOA. Pumunta muna kami sa cyber zone para humingi ng permit. To regain my excitement, pumesto na agad ako sa may mga dumadaang tao. Ayun, dali! Ito kayo! Ayun! Hundred 101% bumalik na ang excitement level ko, kaya tara na at maghasik ng kasiyahan sa madlang people. Walang bayan. Shout out Travel School! Pag-unod namin yan, ay!
Ay, 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 ay